Nagsimula talaga lahat ito dahil nung lumabas yung balita from President Duterte na ililibing si Marcos sa libingan ng mga bayani. So, naisip ng kaibigan namin si Zena Bernardo na bakit hindi tayo magtayo ng mga monologues na tungkol sa martial law time. Tapos nag-evolve na siya into something more. Naisip namin gawing one act play para mas interactive, para more than one character. Hanggang sa umabot na doon na mag-interview tayo ng pamilya ng mga survivors para meron tayong first-hand account. So, yung festival na to, talagang combination siya ng 9 different plays. Yung 6 plays original, lahat yun written for the festival. Tapos yung 3 plays, restagings. May 4 na play na base talaga sa totoong buhay. Yung isang play, well, 2 play tungkol dun sa mga pangyayari na umabot dun sa kamatayan nung nila Evelio Javier, Ed Hobson, Lorena Barros, Makliing Dulag, tsaka Lilio Sehilaw. May isang storya na inspired siya ng totoong pangyayari na nangyari nung panahon na yon na may consequence today. Yun yung Indigo Child naman. Fictional yung character pero na-inspire si Roddy tungkol sa isang nangyari talaga. May ibang play naman na personal experience ng playwright. Pag sumasakay silang taxi, nakikipagkwentuhan sila sa taxi driver, kung ano-ano sinasabi ng driver. Ang gusto naming mensahe na ipaabot sa mga manonood ay bukod dun sa edukasyon at yung awareness tungkol dun sa nangyari nung panahon na yun, pinaka-importante sa amin talaga yung may baon sila nung mga emosyon na pinagdaanan ng mga characters, na meron silang mauuwing empathy at ibang pagtingin dun sa mga taong yon. Dahil right now, very alien ang concept ng martial law sa maraming tao. Para sa kanila, hindi ito totoo, or para dun sa mga taong, oo, totoong nangyari, hindi nila nakikita kung gano'ng kabigat para sa mga kababayan nating namatay at mga kamag-anak nila yung mga pangyayari. So, sana makita nila dito yon. Paano man masabi na kaya ka lang niligawan ni Kalimi dahil para mapasabi ka sa order? Kasi pagkatapos ko siyang sabutin, hindi na siya cute.